Ayun guys, so magandang umaga o gabi, no, saan man kayo naroon. Kung first time ka, ako nga pala si Policia ko. So ngayon, so andito tayo ngayon sa magandang view, no, magandang background, bagong kalsada ito. UTS kung tawagin. Na ang short niya. So ngayon, pag-uusapan natin ang roles ng police, yung ginagampanan ng police pagdating sa kaso. So alam mo naman na, 'di ba, yung parts ng justice system natin ay kasama ang police. So ano nga ba ang ginagampanan ng police pagdating sa kaso? Una, ang police ang magkakandak ng report. So investigation report, or siya yung mangangalap ng ebidensya submitted na galing sa complainant. Anong klase? Yung maraming form yung ginagamit nila. Yung common yan, yung information data sheet ng kaso. Tapos yung salaysay ng complainant, salaysay ng witness. Tapos pag yung salaysay nila, pipirmahan nila yun sa baba, may lagda yun. Kung tawagin yun ay ano, question and answer, na naka-box na rin, na sasagutan. Doon nakasaad yung pangyayari sa question and answer. Siyempre, yung identification na rin ng complainant. At siyempre, yung witness. At pagkatapos na magawa yun, papipirmahan yun sa witness at sa complainant, sa baba, sa side, kung ilang pages yun, lahat yun may pirma ng complainant. At well, yung witness. So, yung dalawa. Plus, yung mga, kung mayroong picture ng mga ebidensya, kung ano man yung submitted. So, kasama yun. At pagkatapos nun, endorsement ng kaso. I-endorse siya ng police sa inquest or sa piskalya, prosecutor kung tawagin. At yun nga, so ang tanong, sisingit lang natin, may bayad ba yun mga yun? Typically speaking, wala. Ang nagkakaroon lang ng konting gastos doon sa siyempre sa mga dokumento, kung kailangan mo ng picture, photocopy ng picture. So tapos lahat photocopy nun, bukod sa original. So, dito sa amin, ang experience ko ay isang original plus 10 na photocopy. So, pipirmahan din yung photocopy ng original din, ng pirma. At kasama yung mga lahat ng ipapiling doon sa prosecutor. Yun lang ang magiging bayad. Yung pag-file doon sa prosecutor, bahala ng police nun, wala rin yung bayad. So ngayon, kung nakadetain yung suspect, so within 24 hours, dapat ma-inquest yun. Or within working days, another working days, no, kung hindi siya working days. Pag, halimbawa, ang weekend, so Sabado, Linggo, wala. So maaaring Lunes, pag office na, ay ma-inquest na yung complainant. Ay yung, no, yung suspect. Ay, ganun lang. So, walang ano, walang masyadong gastos, photocopy lang. At bukod doon, kung arrested yung suspect, dito sa amin naman, sa experience ko, ipapamedical mo. So, yan lang yung gastos, 850 sa isang per tao. So, kung dalawa sila, di dalawang 850. Yung kasi ang requirements ng police para pag-detain, ay mayroon siyang medical. So, hanggang doon lang yung ginagampanan ng police. Gathering of information, reporting, at para ma-submit doon sa court. Okay? So, wala na masyadong maraming tanong kung bakit, kung hanggang saan doon lang. Basta information lang ang police. As well, ito pa pala, kung pwede rin sila ang magtayong complainant.
Kapag walang complainant at naka-arrested sila, pag hindi yung private crime, public crime yan. So tulad ng mga sinasabi nyo, drugs. Commonly, ang police ang complainant yan, hindi private. So mismo sila na ang gagawa ng information, sila na rin magkukumplainan. Kaya maraming kaso dito, ang kumuli sa drugs, na ang kumplainan ay ang pulis. Yun ang medyo mabigat na arigluhin. So, case to case basis yan, kung makikipag-ariglo sila, kung pagbibigyan yung suspect, o hindi. Unlike sa private crime, or sa private ang kumplainan mo, ay malaki ang posibilidad na makipag-ariglo. Kasi both side, win-win, iwas, abala. Okay? So, yun po yung ginagampanan. At kung meron kayong katanungan regarding sa video ito, sa ginagampanan ng police matter, so, muli, pwede kayong mag-chat dyan sa baba at welcome po sa inyong mga katanungan. At kung mga urgent concern naman, ay confidential yung topic nyo, pwede kayong mag-PM sa ating Messenger or Facebook. Polisya ko ang pangalan, no? Kunik lang kayo. So, thank you for watching. See you again my next video.